Ngayon, paano ko nalaman na hindi eskwalado itong area niya? So, ang ginagawa ko, yung basihan natin dito, yung pinaka-front kung saan na ito yung pintuan. Ano? Ito yung pintuan niya. So, ngayon, ang ginagawa ko niyan, sinusukat ko siya dito sa gilid na to kung saan naka 12 feet siya o kaya 30 cm. Tapos pagdating natin dito sa may hamba na, ay ito, naka 12 feet siya ulit o kaya 30 cm. So, doon pa lang malalaman mo na hindi eskwalado tong area natin. Kasi kung hindi eskwalado yun, mas madaling paraan lang yan. Kung dito, 30 cm, ang kukunin yung para sa cove niya o kaya yung lapad ng cove niya, ang gagawin nyo din dito sa kabila ay 30 cm din. So, kailangan parehas sila ng sukat para hindi, kumbaga, mag-vivi siya. O kaya maliit doon, tapos malaki dito. So, sa isang 16 liters kasi mga kamasa ay 4 gallons yan. So, kapag 1/4, 1 gallon na po siya. So, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung 1/4 kasi ang nilagay ko dito ay 1 gallon na siya na tubig. Hey, what's up mga kamasa? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. So, narito tayo ngayon sa sentro ng Solano at may ginagawa tayong maliit na kwarto dito kung saan magme-makeover tayo ng isang room mga kamasa hanggang matapos yung painting works niya, electrical works, yung kanyang ceiling installation. So, pasok tayo sa loob at tingnan natin yung area. So, tara, tingnan natin sa loob. Let's go. So, narito ngayon yung tropa natin. Yan si Alvin at si Debbie. Bali, magiging design niyan mga kamasa, ganito lang siya. Bali, cove design lang siya. Then, yung finish niya ito, pink mga kamasa. Kasi yung may-ari na ito mga kamasa ay isang girl, syempre, si Madam Mona Lisa. So, shout out kay Ma'am Mona Lisa. No? So, ito yung room niya. So, makeover natin ito. Sooner or later, yan, uuwi na siya. So, ito daw yung dadat na niyang room. So, pakabangan natin yan mga kamasa. No? So, ito yung pinaka day one natin. Si Levi tsaka si Alvin, yan, magkakabit na sila ng walingkel. Then diretso na to framings at tsaka latag na kagad. So bago tayo magpatuloy mga kamasa, may gusto lamang akong talakayin. Ano? Kasi may isa tayong subscriber na nagtatanong kung paano tayo maglalagay ng cove o kaya sa ceiling natin na may cove kung hindi eskwalado yung area. So dito makikita natin to mga kamasa. Magbe-base na lang tayo dito kasi sakto naman yung project natin dito ay may problema dito sa pader. Kasi kung makikita ninyo, hindi siya eskwalado. Ayan o. Maliit na doon sa may portion na yon. So tingnan natin yung sukat niya para makita ninyo. So dito sa dulo, halos 2.5 yung liit niya. Then dito sa pagdating dito sa dulo niya ay halos 8 inches na siya. So napakalaki. So compare mo sa 2.5 inches at saka yung sukat niya doon. Yung sukat niya doon ay 2.5 inches tapos dito ay 8 inches. So halos 15 cm yung diferensya niya mga kamasta. Ngayon, paano ko nalaman na hindi eskwalado itong area niya? So ang ginagawa ko, yung basihan natin dito yung pinaka-front kung saan ito yung pintuan. Ano? Ito yung pintuan niya. So ngayon, ang ginagawa ko niyan, sinusukat ko siya dito sa gilid na to kung saan naka 12 feet siya o kaya 30 cm. Tapos pagdating natin dito sa may hamba na, ay ito, naka 12 feet siya ulit o kaya 30 cm. So doon pa lang malalaman mo na hindi eskwalado tong area natin. So napakalaki. Ito, paoblong din siya. Di same time dito. Ngayon, paano nga ba natin to susolusyonan kung ang area natin ay hindi eskwalado? So sa subscriber natin na nagtatanong kung paano nga ba natin gagawin o pwede bang lagyan ng cove ang isang room o kaya isang area na lalagyan natin ng kisame o kaya lalagyan ng cove, kung pwede nga bang malagyan ng cove ang isang hindi eskwalado na kwarto. Paano nga ba natin yung gagawin? So tara, tatalakayin natin yan. So ang ginagawa ko dito mga kamasta, no? Kunwari, ang cove natin dito ay 30 cm. So, ayan yung 30 cm natin, yan. Yung 30 cm natin. Ngayon, kung hindi eskwalado yung area natin, huwag mong kukunin yung eskwala nung nasa taas. O kaya yung sukat nung high ceiling ninyo. Kasi kung hindi eskwalado yun, mas madaling paraan lang yan.
kung dito 30 cm ang kukunin yung para sa cove niya o kaya yung lapad ng cove niya, ang gagawin niyo din dito sa kabila ay 30 cm din. So kailangan parehas sila ng sukat para hindi kumbaga mag-V siya o kaya maliit doon tapos malaki dito. So ang gagawin niyo diyan, mag-base lang kayo sa may sukat ng pader. Ayan, yung eskwala na tinatawag ko. O yung pamamaraan natin para kahit hindi eskwalado yung area niya, ay pwedeng-pwede niyan lagyan ng cove. Ngayon, makikita ba yan o mapapansin nga ba na pangit yung pagkakalagay niya ng cove kahit na hindi eskwalado? Pwedeng-pwede po natin make-upan yan mga kamasta. Pwedeng-pwede natin siyang gawan ng paraan. So sabi ko nga, kunin niyo lamang yung sukat na ito. Kunwari, yung sukat dito ay 30 cm din. Then dito, magiging 30 cm din siya. So mag-base kayo ngayon sa pader. Huwag dun sa may hindi eskwalado. Kumbaga, ayan, kagaya na, laki ng diferensya, diba? So hindi siya eskwalado. Bali, ito, nadatnan na natin to na ginawa. So ayusin na lang natin siya mga kamasta, no? Kasi ang magiging itsura kasi niyan, parang naka-V. Ngayon, ayusin natin yan para mapansin nyo na maigi o kaya makita nyo yan soon. Diba? So medyo malaki-laking problema yon, pero kaya nating ayusin. Papakita natin yan step by step pagka maglalagay na tayo ng para sa cove niya. So yun, simpleng idea lang yan mga kamasta, no? Bali, sa laser tayo nagbe-base kung saan yung pader to pader. Yun lang yung paggawa natin ng cove niya para maging maayos yung cove natin. Na kahit na hindi eskwalado yung area ay pwede natin lagyan ng cove. So ang isa pang idea na ito mga kamasta, no? Bigyan ko lamang kayo ng isa pang idea. Ang pinaka-importante dyan mga kamasta na maging kumbaga eskwalado yung portion na yun o kaya straight niya ay itong portion na to. Kung saan yung sa may pintuan o kaya dun sa may bintana na yon. Kasi ang paglalagay natin ng pintuan mga kamasta, no? Dapat kung ano yung guhit na ito, yun din ang magiging guhit niyan. So parehas yung sukat, yung distance niya dito at saka distance niya dito para sa cove natin. So ang ginagawa ko minsan, pag hindi eskwalado yung isang kwarto, nagbe-base ako dun sa may hamba natin. Kung saan yung hamba, syempre yung hamba natin dito, sabi ko nga, dapat yung kung ano yung sukat niya dyan, dun yung sukat niya. So dapat nakasentro kayo dito para makita ninyo kung straight nga ba yung ginawa yung cove sa taas. So yan yung isa pang diskarte niyan. Syempre pag pumapasok ka sa isang area o kaya bahay, dapat ang mapapansin mo kaagad yung linya. So dapat ito yung basehan mo, itong hamba na to. Yun ang isa pang idea ko dyan. So yan ang isa kong ginagawa. So ngayon mga kamasta, no, gagawin natin ngayon, maglalagay rin tayo ng neutralizer ngayon kasi bukas mamasilyan na to. Bago natin i-grind, lalasunin muna natin yung pader kasi prepare na natin to sa pagpipintura. So ang gagawin natin ngayon, magtitimpla tayo ng neutralizer. Ayan. Paano nga ba maglagay ng neutralizer mga kamasta? Masonry neutralizer. Ito mga kamasta ay 1 litro to. Ayan, kung mapapansin nyo, may 1 litro to. Na sabi nga, Boys and Pure Paints Masonry Neutralizer. Sa 1 litro mga kamasta, ang haluan nito na tubig. Kasi ang hinahalo dito, tubig. Hindi po pwede na ihalo, ipahid nyo to na buo na siya na ganito. Neutralizer lang siya. So magiging puti ang pader nyo pag ganon. Ngayon, ang halo nito pag 1 litro ay 16 liters na tubig mga kamasta. O kaya itong sakto na to, 16 liters kasi to. Itong balde natin na mga sa 1 pail. Ayan, ayan o, 16 liters. So, ang 1 litro, ang halo nito ay 16 liters. So, 16 liters na tubig. Ngayon, maliit lang naman yung kwarto. Ngayon, ang kukunin lang natin dito sa may 1 litro ay 1/4 lang. Dito mga kamasta, ang 1 litro kasi nahahati yan sa 1/2, 1/4, 1/8, ganyan. So sa 16 liters kasi mga kamasta ay 4 gallons yan. So kapag 1/4, 1 gallon na po siya. So ang gagawin natin dito, kukunin natin yung 1/4 kasi ang nilagay ko dito ay 1 gallon na siya na tubig. So tara, lagay natin. Haluin lang natin itong mga kamasta at ipapahid na natin kaagad sa pader. Kasi yung curing natin dito, pagka nagpahid kayo ng neutralizer ay 24 hours. So dapat ipahid na natin ito ngayon kasi bukas i-prepare na natin ito para masilyahan.
Tapos i-gra-grind na natin. Tapos bago natin siya primeran at tapos masilyahan mga kamasta, no? So, tapos. Gamitan natin siya ng roller. Yung roller natin. So ayun mga kamusta, tapos na, no? So kung mapapansin nyo, lumalabas yung mga crack. Ayan. So normal na po yan. Huwag lamang po yung lalabas na yung parang puting-puti niya. So masyado nang matapang yan mga kamusta, masyado nang malakas yung paglalagay nyo ng neutralizer. So dapat saktong-sakto lamang yung paglalagay nyo ng neutralizer sa tubig o kayong paghalo nyo. Kasi kung mapapansin nyo, no? Labas na yung mga crack nyo. So ang curing nito, sabi ko nga, 24 hours then bago natin siya primeran ng pintura o kaya flat latex, then bago natin siya pahiran ng masilya. Ayan. So prepare na to mga kamasta. So ayan, no? Lalagyan na sila ng carrying channel. Bali, tatlong carrying channel na lang yan. Then bago na maglatag ng maglagay ng hanger niya, tapos yung carrying na susunod para sa kopya. High ceiling niya yan mga kamasta. So ayan mga kamasta, no? Ayos na. So abangan natin yan mamaya. Balikan natin ito mamaya. Pero bago yan, ayan, merienda muna tayo. Wow. Thank you. Thank you kay Ma'am Mona Lisa, no? Busog na naman itong tropa. Ayan, merienda tayo. May ingkit yung ibang tropa natin ngayon yan. Ayan. Shoutout muli kay Ma'am Mona Lisa. So ayan mga kamusta, no? Ngayon gagawin na natin yan, maglalatag na sila ng metal frames. So tara. So ayan mga kamusta, no? Ito yung sinasabi ko na pagkuha natin ng coke kung saan parehas na 30cm doon tapos 30cm dito. So hindi problema yan kung hindi squalado to. So nasa diskarte ng paglalatag na natin ng high ceiling dyan. Kasi ang ginagawa namin sa high ceiling mga kamusta, no? Ilalatag muna namin yung cement board bago kami naglalagay na cove mga kamusta, no? So itong frame na to, yan yung unang basihan natin. Ganoon din dito sa kabila. Ayan, may frame na rin siya. So sunod dito na, tapos dun sa kabila. So ayan, pakabangan natin yan mga kamusta, no? So ayan lang mga kamusta yung ating may babahagi ng araw na to. Kung saan, kung paano nga ba tayo kumuha o paano nga ba yung paraan natin ng paglalagay natin ng cove kahit na hindi squalado yung area natin. At the same time, kung paano nga ba tayo maglagay ng neutralizer o lason sa ating pader. So ayan mga kamasta, no, shout out muli kayo Ma'am Mona Lisa Pakulya. Maraming salamat po sa tiwala. Maraming salamat sa ating mga supporters at viewers. Sa lahat po ng mga nasa FB page namin, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!